Welcome sa Mind Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Ang katay ay ang pinakamalaking organ sa katawan at matatagpuan sa likod ng mga tadyang sa kanang bahagi ng tiyan. Ito ay tumitimbang ng mga 3 kilo at halos kasing laki ng isang football. Pinoproseso nito ang halos lahat ng iyong kinakain, hinihinga at hinihigop sa iyong balat. Ginagawa ng atay ang pagkaing kinakain mo bilang enerhiya at mga bloke ng gusali para sa mga kalamnan, mga hormon sa katawan, pamumuo ng dugo at immune function. Nag-iimbak ito ng maraming bitamina, mineral at asukal para magamit sa ibang pagkakataon. Ang mga selula ng atay ay gumagawa ng apdo upang matulungan ang katawan na matunaw ang pagkain at sumiksip ng mga sustansya. Ang atay ay nag-aalis ng mga lason mula sa mga nakakapinsalang sangkap sa katawan. Maaari itong muling buuin ang sarili nitong tissue. Humigit kumulang 3/4 ng atay ay maaaring gumaling sa loob ng ilang linggo. Ano ang hepatitis? Ang ibig sabihin ng hepatitis ay pamamagan ng atay. Mayroong ilang mga uri ng hepatitis at nahahati sila sa 2 grupo. Nakakahawang hepatitis at hindi nakakahawang hepatitis. Sa nakakahawang hepatitis, ang kondisyon ay sanhi ng mga mikrobyo tulad ng mga virus, bakterya at mga parasito. Ang non-infectious hepatitis ay maaaring sanhi ng hindi malusog na pamumuhay o isang autoimmune disease. Para mas maintindihan, narito ang mga uri nito. Viral hepatitis. Ang viral hepatitis ay ang pinakakaraniwang uri. Sa kasong ito, ang atay ay nagiging inflamed sa ilalim ng impluwensya ng virus. Mayroon din itong iba't ibang mga uri. Hepatitis A. Ang hepatitis A ay sanhi ng hepatitis virus HIV. Ang virus ay maaaring kumalat sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig o pagkain ng pagkain na kontaminado ng dumi ng taong may hepatitis A. Halimbawa, ang paggamit ng maruming syringe o toothbrush ng ibang tao. Ang sakit ay maaari ding maipasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Karaniwan itong nawawala ng kusa nang walang komplikasyon. Ang mga taong nahawaan ng hepatitis A ay hindi nakakakuha ng ganitong uri sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Hepatitis B. Sa hepatitis B, ang isang tao ay nahawahan ng hepatitis B virus HBV. Makukuha mo ito sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pag-iniksyon sa iyong sarili ng kontaminadong syringe, o paggamit ng kontaminadong labahan ng ibang tao. Ang virus ay maaaring mabuhay sa dugo, vaginal secretions at similya sa mga lalaki. Mayroong 2 uri ng hepatitis B, malubha, acute hepatitis, at paulit-ulit, chronic hepatitis. Lumilitaw ang mga sintomas ng acute hepatitis sa loob ng 2 hanggang 6 na buwan pagkatapos ng impeksyon. Ang chronic hepatitis ay walang nakikitang sintomas. Maaari lamang itong matukoy sa pamamagitan ng pagsusuri sa dugo. Sa loob ng ilang taon, maaari itong umunlad sa liver cirrhosis, paninigas ng atay, at kanser sa atay. Ang kanser sa atay ay ang 2 pinakakaraniwang kanser sa buong mundo. Sa makatuwid, ang mga kronikong carrier ng HE ay dapat magkaroon ng regular na pagsusuri sa dugo. Ang mga taong may chronic hepatitis B ay hindi maaaring magbigay ng dugo, at ang ibang mga miyembro ng pamilya ay maaaring makatanggap ng bakuna sa hepatitis ng libre. Hepatitis C. Ito ay katulad ng hepatitis B, ngunit sanhi ng hepatitis C virus, HCV. Maaari itong kumalat sa pamamagitan ng pakikipagtalik, paggamit ng mga kontaminadong syringe at pagsasalin ng kontaminadong dugo. Ang pagkakaiba lamang sa hepatitis B ay ang pakikipag-ugnayan sa nahawaang dugo. Ang virus na ito ay dugo sa dugo, sa pamamagitan ng dugo, na dating kilala bilang non-AB hepatitis. Sa loob ng maraming taon,
Natukoy ang mga uri ng HCE sa pamamagitan ng mga pagsusuri sa dugo ng tao hanggang 1989. Wala siyang sintomas at namumuhay ng normal. Karamihan sa mga taong nahawaan ng HCV ngayon ay nahawaan ng ilang panahon. Gayunpaman, ang mga taong may HCV sa loob ng 10 hanggang 40 years ay maaaring magkaroon ng matinding pinsala sa atay, cirrhosis, at cancer sa atay. Ang HCV ay ang nangungunang sanhi ng paglipat ng atay o liver transplant sa US. Hepatitis D. Ang hepatitis D ay sanhi ng hepatitis D virus, HCV. Maaari kang mahawa sa pamamagitan ng kontaminadong ihi, vaginal fluid, semilya o dugo. Gayunpaman, ang hepatitis D ay maaari lamang mangyari kung mayroon kang hepatitis B. Ito ay dahil hindi mabubuhay ang HDV sa katawan ng walang HBV. Hepatitis E. Ang hepatitis E ay sanhi ng hepatitis E virus, HEV. Maaari itong kumalat sa pamamagitan ng inuming tubig na kontaminado ng dumi ng isang taong nahawahan. Mas karaniwan ito sa mga lugar na may mahinang sanitasyon, gaya ng Middle East, Asia, Central America, at Africa. Bacterial hepatitis. Ang ganitong uri ay maaaring mangyari kapag ang atay ng isang tao ay nalantad sa Escherichia coli, pneumococci, meningococci, salmonella, at marami pang ibang bakterya. Parasitic hepatitis. Bilang karagdagan sa mga virus at bakterya, ang mga parasito tulad ng protozoa, trypanosome at plasmodium ay maaari ding maging sanhi ng hepatitis. Non-infectious hepatitis o hindi nakakahawang hepatitis. Narito ang mga uri ng non-infectious hepatitis. Toxin and drug-induced hepatitis. Autoimmune hepatitis. Alcoholic hepatitis. Toxin and drug-induced hepatitis. Ang ganitong uri ng hepatitis ay nangyayari dahil ang isang tao ay umiinom o nakainom ng mga gamot na naglalaman ng mga laso na nakakasira sa atay. Kahit na ang mga pandagdag sa pandieta ay maaaring maging sanhi ng pamamaga ng atay, lalo na kung hindi ito ginagamit ng maayos. Autoimmune hepatitis. Ang autoimmune hepatitis ay hindi nakokontrol na pinsala sa atay at pamamaga habang inaatake ng immune system ng katawan ang atay. Hindi alam kung bakit ito nangyayari, ngunit ang kondisyon ay maaaring genetic. Alcoholic hepatitis. Ang alkohol ay naglalaman ng mga sangkap na pumipinsala at nagdudulot ng pamamaga sa atay. Maaring magkaroon ng hepatitis ang isang tao kung siya ay labis na umiinom ng alak. Narito naman ang mga sintomas. Kahit na ang mga uri at sanhi ng hepatitis ay magkaiba, ang mga sintomas ay halos pareho. Kung ito ay nakakaapekto sa isang tao, ang mga sumusunod na sintomas ay maaaring mangyari at makaranas. Jaundice o paninilaw ng mga mata at balat. Pagiging sobrang dilaw o itim ng ihi. Pagsakit ng tiyan at mga kasukasuan. Pamamanas. Pagsusuka. Pagtatay. Pagkawala ng gana sa pagkain. Pagiging kulay abo ng dumi, pagkakaroon ng lagnat, madalas na pagkaantok o pagkapagod, pangangati ng balat. Kung hindi malala ang hepatitis, maaaring walang sintomas ang mga tao. Sa ibang mga kaso, ang pagdidilaw lamang ng mga mata at balat ang maaaring maobserbahan. Narito ang mga kadahilanan ng panganib. Ang hepatitis ay maaaring makaapekto sa sinuman. Gayunpaman, maaaring mapataas ng mga sumusunod na salik ang iyong mga pagkakataong makuha ito. Kakulangan ng malinis na tubig at pagkain. Kakulangan ng wastong kalinisan. Pakikipagtalik sa kapwa lalaki. Ang pagkakaroon ng infected partner sa parehong sambahayan. Makipagtalik sa ibang tao. Pagpapalagay ng mga tato at hikaw. Kumain ng hilaw na seafood. Pagpapapedicure, manicure, at pagpapagupit ng buhok. Paghihiram at pakikipaghiraman ng mga personal na kagamitan. Paggamit ng iligal na droga.
Maglakbay sa isang lugar na may hepatitis ng walang pagbabakuna. Paghuhugas ng hindi wasto sa kamay. Narito naman ang mga komplikasyon. Kung hindi agad magamot, ang hepatitis ay maaaring humantong sa mga komplikasyon tulad ng cancer sa atay, labis na pagsusugat ng atay o cirrhosis, pagpalya ng atay, bahagyang pagsusugat ng atay o fibrosis, hepatic encephalopathy, viral co-infection, pyroglobulinemia, portal hypertension, glomerulonephritis, porphyria. Ang mga komplikasyon na ito ay maaaring maging banta sa buhay. Kaya inirerekomenda na humingi ng medikal na atensyon sa sandaling makaramdam ka ng mga sintomas upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Paano naman ito maiwasan? Upang maiwasan ang hepatitis, narito ang mga dapat mong gawin. Ugaliing maghugas ng mga kamay bago kumain. Siguraduhin malinis ang tubig na inumin at mga pagkain. Pakuluan at salain ang tubig na inumin upang maalis ang anumang mikrobyo. Kung mayroon kang isang tao sa iyong tahanan na kasalukuyang ginagamot para sa hepatitis, itapon ang kanilang mga baso, kubiertos, tuwalya at iba pang personal na mga gamit upang maiwasang makahawa sa iba. Kung ikaw ay magpapatato o magpapabutas ng hikaw, gawin lamang ito sa isang aprobado at malinis na lugar. Huwag manghiram ng mga personal na bagay tulad ng toothbrush at pang-ahit. Huwag kumain ng hindi luto o hilaw na pagkain. Mag-ingat kapag kumakain sa mga pampublikong lugar tulad ng turo-turo at mga kapehan. Siguraduhin malinis ang kubiertos na iyong ginagamit. Huwag dumikit sa ginamit na syringe. Bawasan ang panganib ng impeksyon sa pamamagitan ng paggamit ng kondom habang nakikipagtalik. Siguraduhin kumpleto ang bakuna. Narito ang limang mga bawal na pagkain para sa taong may hepatitis. Ang fatty liver ay maaari ding makagambala sa bisa ng mga gamot sa hepatitis B. Narito ang ilang mga paghihigpit sa pagkain para sa mga taong may hepatitis. Ang mga saturated fats ay matatagpuan sa mantikilla, cream at iba pang mataas na taba na mga produkto ng paggawaan ng gatas, pati na rin ang mga matatabang karne at pritong pagkain. Ang hilaw o kulang sa luto na shellfish ay inaakalang naglalaman ng mga virus at bakterya. Mga nakabalot na matamis tulad ng mga cake, juice at pastry. Mga naprosesong pagkain na naglalaman ng mga kemikal na additives at mataas na nilalaman ng asin. Alak. Ang alkohol ay naglalaman ng mga sangkap na pumipinsala at nagdudulot ng pamamaga sa atay. Maaring magkaroon ng hepatitis ang isang tao kung siya ay labis na umiinom ng alak. Narito naman ang mga inirerekomendang pagkain para sa hepatitis na kapaki-pakinabang para sa pang-araw-araw na pagkain. Number 1. Mga gulay at prutas. Maaaring pahinain ng hepatitis C ang immune system. Sa makatuwid, ang pang-araw-araw na dieta ng mga pasyente ng hepatitis ay dapat magsama ng mga prutas at gulay. Ang mga prutas at gulay ay mayaman sa folic acid, vitamina E, vitamina C at mga bitamina mula sa B-complex na mahalaga para sa maayos na paggana ng metabolismo ng katawan upang suportahan ang wastong paggana ng atay. Ang mga prutas at gulay ay maaaring makatulong na mapabuti ang kalagayan ng mga taong may hepatitis C sa pamamagitan ng pagtulong sa pagpapababa ng mga antas ng fatty acid sa atay. Ang mga pasyente ng hepatitis C ay pinapayuhan na kumain ng hindi bababa sa 5 servings ng sariwang prutas at gulay sa isang araw. Ang bahaging ito ay maaaring hatiin bawat ilang oras. Halimbawa, isang serving ng prutas at gulay sa umaga, pagkatapos ng tanghalian, sa hapunan at sa oras ng pagtulog. Kumain ng mga prutas at gulay na maraming kulay. Ang mas magkakaibang kulay mas mahusay. Para sa pinakamainam na nutritional value, ang mga prutas at gulay na pipiliin mo ay dapat na sariwa, hindi dilata o frozen. Number 2. Mababang taba ng protina.
Ang isa pang mahalagang dieta para sa mga taong may hepatitis ay protina. Ang mga pagkaing mayaman sa protina ay tumutulong sa pag-aayos at pagpapalit ng mga selula ng atay na nasira ng pamamaga na dulot ng hepatitis. Narito ang mga walang taba na mapagkukunan ng protina. Isda, walang manok na manok, seafood, mga mani, itlog, mga produktong soya at toyo, tofu, tempeh, o toyo juice, ang gatas, at mga produkto ng paggawaan ng gatas tulad ng yogurt at keso ay mahusay ding mga pagpipilian para sa mga mapagkukunan ng protina. Ang gatas ay naglalaman din ng maraming calcium, nakapakipakinabang para sa pagpapanatili ng kalusugan ng katawan. Ang dami ng protina na maaari mong ubusin bawat araw ay depende sa iyong edad, kasarian at antas ng pisikal na aktibidad. Ang kailangan ng protina ng tao ay 2 gramo bawat kilo ng timbang ng katawan. Gayunpaman, kung mayroon kang cirrhosis, ang iyong pang-araw-araw na paggamit ng protina ay dapat dagdagan upang mabawasan ang panganib ng pagkawala ng kalamnan at pagpapanatili ng likido. Gayunpaman, makipag-usap muna sa iyong doktor tungkol sa kung gaano karami ang iyong pang-araw-araw na paggamit ng protina. Number 3. Mga komplikadong carbohydrates. Ang mga pagkain sa hepatitis ay dapat na mataas sa carbohydrates upang madagdagan ang enerhiya, ngunit hindi ka dapat pumili lamang ng mga mapagkukunan ng carbohydrate. Iwasan ang mga simpleng carbohydrates tulad ng puting tinapay, matamis na inumin, soft drinks, matamis at pastry ng lahat ng uri. Ang mga simpleng carbs ay nagiging sanhi ng pagtaas ng iyong asukal sa dugo at pagkatapos ay mabilis na tumataas. Na nagiging sanhi ng iyong pakiramdam ng mahina at mabilis na matamlay. Gayun din, ang mataas na asukal sa dugo ay nagdaragdag ng panganib ng insulin resistance na maaaring humantong sa type 2 diabetes sa mga taong may talamak na hepatitis. Narito ang mga angkop na pinagmumulan ng carbohydrates para sa mga taong may hepatitis C ay mga komplikadong carbohydrates tulad ng pulang bigas, kayumanggi bigas, oats, oatmeal o buong trigo, patatas, mais, kamote. Disclaimer, ang video na ito ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman. Gayunpaman, wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Hindi ginagarantiyahan ng Mind Your Body Channel na gagana ang mga epektong nakalista sa video na ito, dahil maaaring hindi gumana ang mga ito para sa iba. Tulad ng lahat ng mga gamot, mahalagang isangguni ang pag-inom o paggamit ng mga tinutukoy sa video sa inyong doktor. Ang layunin ng Mind Your Body Channel ay magbigay ng edukasyon sa kalusugan. Ang aming hangarin ay ipalaganap ang impormasyong pangkalusugan upang matulungan ang lahat ng mga Pilipino na makamit ang isang malusog at magandang pamumuhay. Tandaan, ang isang malusog na katawan ay nagsisimula sa disiplina, tamang pagkain, ehersisyo at buwan ng konsultasyon sa iyong doktor. Maraming salamat sa panonood, panoorin ang iba pang videos ng channel na ito, na maaaring makatulong sa iyong kalusugan. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo lagi sa mga videos ng channel na ito.